Hi guys, welcome back po muli sa ating channel. My name is Jun at sa video ito, bibigyan natin ng kasagutan ang komento ng isa sa ating mga viewer. Ma'am Desiree, maraming salamat po sa iyong napakagandang question. Ang sabi niya, pwede po tutorial ng mga IDs, editing background and sizes po using Adobe Photoshop 2021. Thank you po. Maraming salamat po ma'am sa inyong napakagandang komento. Napakaganda po ng idea nyo dahil sa palagay ko rin po, napapanahon po itong ID editing dahil malapit na po ang pasukan. So sa ngayon po, yan po ang magiging topic natin sa ating video. Yung iba pong manonood sa atin, kung meron po kayong mga topic na gusto nating i-discuss sa ating channel tungkol po sa Photoshop, kung meron kayong gustong mga procedure, may mga katanungan o meron kayong mga gustong topic na ating itampok sa channel natin, ilagay nyo lang po lahat yan sa ibaba sa comment section para po mabigyan natin ng mga kasagutan. Ipagpaumanhin po rin nyo minsan, matagal po tayo makapag-upload dahil sa mga usaping technical. Yung Adobe Photoshop 2021 po kasi, medyo maselan po siya. Kapag wala pong video card, hindi po yan gumagana. Dahil nangangailangan po siya ng mataas na graphics. So, dito po natin patatagalin. Tara, simulan na natin. Ayan, assuming na nabuksan niya na, ganyan po yung lalabas doon. Ayan, ilalagay na po natin yung ating ID ng gagawin. So, sa akin, yung ID kong gagawin, dinownload doon na. So, nandito na po yun sa folder. Nandito po sa folder ng ID. So, kayo po, kung saan nyo po isinave, doon nyo na po hanapin. Kung nag-download ko, usually sa download po yun makikita. Kung di naman yung iba, sa desktop nyo po yun makikita. Kung saan nyo, basta kung saan nyo po siya i-download. Drag nyo lang po yun sa Adobe Photoshop. Ito, katulad po nito, drag lang po natin. Ayan. So, nasa Adobe Photoshop na po tayo. Usually po yung ID dito sa Pilipinas, ang karaniwang size ng ID natin, yung size na 2x2. 2x2, ibig sabihin 2 inches by 2 inches. So, yung ating picture po ngayon, ng sample picture natin ay hindi pa siya naka-size sa 2x2. So, yun po yung unang gagawin natin. O, i-resize po natin siya. So, para po gawin yan, katulad po nung mga previous video natin, kung familiar po kayo dun sa mga tools, pupunta po tayo sa crop. So, kung gusto nyo po ng additional information regarding po sa pagka-crop, meron po tayong mga previous video tungkol po sa mga tools, para maging familiar po kayo, pwede nyo po yung bisitahin. Nandiyan po sa ibaba yung link for additional information po. Ayan, ngayon po, makikita nyo, nagkaroon po siya ng square. Yan po yung kung saan niya po ikakrap. So, i-center lang po natin kung saan po yung dapat. Yun. So yung 2x2 makikita naman po kung ano po yung naka-highlight, yan po yung diyan niya po yung puputulin. Ibabalansin nyo lang po. Ayan. And kapag satisfied na po kayo, press nyo lang po yung enter. Ayan. So punta po kayo ulit sa move tool. Punta po yun sa taas, move tool. Ngayon, ang para po maganda po yung quality ng size na ipiprint po natin, I suggest karamihan po niyan 300. So, i-right click nyo lang po dito, image size. Yan, so 72 po siya, pero malaki po yung size po niya. So, sa printing po kasi, kailangan naka-size po kayo kasi usually ang mga photo paper po ay ang size lang po niyan ay A4, so 8.27 po yan or 11 point something. So, parang short band paper lang po ang size niyan. So, isa-size po natin siya sa 2x2 inches. So, 2 inches, 3.2. Yan, automatic po yan. Kasi naka-constrained proportion naman po kayo.
So pag wala po yan, hindi naka-constraint proportion, ano po yan, hindi magiging proportionate. Papakita ko po sa inyo. Tulad ganyan, magka-crop po kayo ng ano, yung size. Tulad po dito. Image size. Kung hindi po siya nakaklik yung proportion, para lang po alam nyo, kasi in case na hindi po ito nakaklik, may arong ganun. Pag nakaganyan po kasi proportion yan, pag sinize nyo po siya, sa 2 sa taas, so magto-2 din yan sa ilalim. So pag hindi po, just in case lang na hindi, para alam nyo. So yan, 2. Katulad po nyan, nakita nyo po yung sample dito, stretch po siya. Dahil nasa 38.47 yung size po niya. So hindi po siya sumama kung magiging ganun. So kailangan nyo po siyang i-type pa. Yan, nakita nyo po. So, ang kaibahan naman po niya sa pag-constraint proportion po, ito po yan. Right click nyo po dito, image size. Kapag nakaganyan po siya, so yan naman po yung default niya. Just in case lang po na hindi naka-proportion. Yan, yan po ang mangyayari. Pag ginawa po niyan to, ayan po. So, nakita nyo, proportion na siya. 2 po sa taas, sa width, 2 din yung height. So, square po. Tama dyan po ang tamang size ng 2x2. Dito po sa resolution, kapag ID po, since maliit lang naman po siya, gawin nyo po siyang 300. Para yan, makita nyo, malinaw po siya. Magiging malinaw po yung print nyo yan. So, ngayon, kapag nagawa nyo na po yan, press nyo lang po yung OK. Yan. Lalaki lang po ng cut natin. Close-up lang po natin para mas kita nyo po. Ngayon, karamihan po sa ID ay ano, white background po yung nire-require kahit saan naman po dito sa atin sa Pilipinas. Maging sa abroad, ganyan din po yun. Usually, white background po. So, ito po ay hindi white background. So, i-change po natin ang background. So, katulad po nung mga previous video natin, meron tayong mga white background. Meron tayong mga tutorial dyan tungkol po sa pag-change ng background. Yung mga additional information po, pwede nyo pong panoorin yung ating mga video tungkol po dyan. So ngayon, dito po, ito po yung ano, napakadali. Since 2021 nga po yung ginagamit natin, hindi na po natin kailangan i-trace yan ng mano-mano, tulad ng pen tool, tulad ng mga lasso tool. Okay, nabanggit ko na rin po yan dun sa mga previous video. Punta na po tayo dun sa ano, ito na po sa select, then subject. Ayan po, nakita nyo, naka-trace na po siya agad. Naka-highlights na po siya. So, yan po yung kaibahan nito sa mga lumang version dahil wala po silang ganong klaseng function. Sa mga beginners, maganda po ito dahil madali nyo lang pong magagawa yung mga art na gusto nyo gawin. Okay. So, ngayon, pag na-trace nyo na po yan, balik lang po kayo dun sa select. This time, piliin nyo naman po yung select and mask. Kaya nakita nyo po, wala na po siyang background kagad. Malinis po yung pagkaka-change niya. Ayan, punta po kayo dito sa ilalim. Nakikita nyo po itong output. So pag hindi nyo po yan napansin at biglan nyo na lang since baguhan na po kayo sa Adobe Photoshop 2021, pag kinlik nyo yung OK na wala pong nakalagay sa output, eh wala pong mangyayari dyan. Papakita ko po sa inyo para aware kayo sa lahat ng mga moves na gagawin natin. Okay. Nakita nyo, bumalik nyo sa dati. Kasi wala po kayong execution kung ano po yung gagawin niya. So, kahit po high-tech yung Adobe Photoshop 2021, kailangan nyo rin pong tamang execution para ma-execute niya yung mga function, yung mga gusto nyo. Okay, balik po tayo doon sa select. Yan. Ito po, select and mask. Ayan. Ayan, natanggal na po. Ayan, dito po sa selection, lagyan nyo na po layer with mask. Ayan, pag nagawa nyo po yan, nalagay nyo na po dyan, i-okay nyo lang po. Ayan, nakita nyo, nag-execute po. Nag-execute po siya na wala na po siya ng background. Adjustment layer. Ayan, solid po. Ayan. Ayan, this time, kung ano po yung kulay na nire-require po sa inyo, kunyari red, metal pink, ganyan, pwede na po yan i-okay nyo. Kaya blue, green, o kung anumang kulay, yellow. At this time, ang mga corporate ID po. Ay nire-require po dyan ay yung ano po, white background.
white background na lang po. I-select natin dito po. Ayan. Press nyo po yung okay. And white background na po siya. Ngayon, this time hindi po nakikita kung mapapansin nyo. Background po yung nakikita kasi katulad po na sinabi ko kanina, every time nagagawa po kayo ng layer, ang highlight niyan yung panibagong layer na ginawa nyo. So, kapag ganyan po ang nangyari, hindi nyo po nakita, dito po, natatakpan lang po yun. So, idadarag nyo lang po ito sa baba. Ayan, ganun po. Kaya po kanina sinasabi ko, kapag nagawa nyo na po yung layer kanina, click nyo po yung baba, so dito po kayo gumawa ng panibagong layer. So, ganyan din po yung procedure niya. Ganyan din yung gagawa. Parehas lang po yun. Ayan, kung napansin nyo, white na po yung background natin, so ready na po siya for printing. Pero kung mapapansin nyo, medyo parang nakakiling siya ng konti. So ito po yung kagandahan ng Adobe Photoshop 2021. So kapag na-picturean kayo na, ay parang hindi ako nakadiretso, kung mapapansin nyo, hindi po siya masyadong nakadiretso. So meron pong paraan dyan yung Adobe Photoshop. Doon po papasok yung mga panibagong features niya. Ang kagandahan po sa paggamit nitong Adobe Photoshop 2021, meron po siyang mga additional features tulad po nung mga previous video natin, yung neural filter po. Yun, mas maganda po siyang i-apply dito po sa ID. So just in case na meron po kayong gustong adjustment na gawin, kunyari medyo nakakiling kayo, gusto nyo pong galawin pa ng konti para maging perfect yung kuha nyo, pwede nyo pong i-apply dito yun. At dito po yun sa neural filter. Yun. Kung gusto niyo po ng mga additional information regarding po sa neural filters, meron po tayong mga video diyan. Andiyan diyan po sa baba yung link. Gusto niyo pong panoorin. For additional information lang po. Ayun, ito po yung neural filter po. Ayan. Punta po kasi neural filter. Hinahantayin lang po natin ng konti. So since hindi pa siya naka-install ng maigi, yan may bago lang yung Photoshop. Yan po, may mga tour po yan. Yung tour na yan, pag pinindot nyo yan, may mga yung full function po ng neural filter, ipapakita po niya yan. So this time din na po natin siya ipapakita. Para po, diretso po, hindi po kayo malito, didiretso na lang po tayo dun sa, sa ID natin. I-adjust po natin yung, yung head position po niya. Okay, dito po yun sa smart portrait. I-kuan nyo lang po yung smart portrait. So, napansin nyo, nakapokus talaga siya sa mukha. Sa smart portrait, i-adjust lang po natin siya dun sa head direction. At yung head direction po, yan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo lang po yung i-adjust nyo lang po ng pag-anong. Ay, kunyari, gusto ko medyo nakakiling ako para harap na harap ako. Pwentahin po natin kasi AI po yan. Kailangan, siya nga pala, kailangan po nakakonnect kayo sa internet para gumana po yung mga neural filters. Kasi pag hindi po kayo nakakonnect, yan. Pag hindi po kayo nakakonnect sa internet, hindi po yan gagana. Mapapansin nyo, gumalaw po siya. Gumalaw po siya. Ayan po yung original. Gumalaw siya. So, parang pakaliwa po ang magandang para nakadiretsyong-diretsyo siya. Kasi ganun yun eh. Ay, parang hindi ako nakadiretsyo. Ayan. Para diretsyong-diretsyo siya kasi parang nakapaling po siya ng konti siya. Ayan. Mapapansin nyo, yan, dumiretsyo na po siya. Nakadiretsyo siya. Yan po yung original, medyo nakakiling pa. Pero pwede na po yan, pero mas gusto po natin. Ay, parang medyo kung ako, may mga customer pong ganun mga perfectionist. Gusto ko nakadiretsyong-diretsyo ako. So pwede nyo po yan i-adjust. Yan po yung original. Ito naman po yung ini-adjust na natin. Tingnan nyo. Ganyan po yung niya. At ngayon, okay na po yan kasi diretsyong-diretsyo na po siya. Kunyari, meron namang customer na ay gusto ko medyo naka-smile ako ng konti. So, pwede rin nyo po yan, hindi nyo na po kailangan i-retake yung shot. Ang kailangan nyo lang pong gawin, ipumunta po kayo dito sa neural filter, nakasama po dyan yung happiness. I-click nyo lang po yung happiness. Yan.
mapapansin nyo, hindi po siya nakangiti dyan. Pero, kunyari, yung customer nyo, gusto ko nakangiti ako ng konti. So, dito po yan. Magagawa nyo po yan without na i-retake yung ID nyo. Ayan. Ayan, konting adjust-adjust lang, maiiba na yung itsura nyo. Ayan, nakita nyo, nag-smile po siya. Ayan, yung original. Ayan, naka-smile na po siya ng konti. Ay, gusto ko labas ng konti yung ngipin ko. May mga ganong customer eh. So, kumbaga, tinitingnan talaga ng customer kung hanggang saan po yung kaya niyong gawin. Without retaking yung ID na hindi niya kailangan i-retake. Kasi kumbaga, maganda na yung araw, yung istura niya dun eh. Gusto lang nakangiti siya. So, sa Adobe Photoshop 2021, magagawa niyo po yan. Ayan, lumabas na po yung ngipin niya. Di ba? Para lang po tayong ano. Ayan. Pero parang nasobrahan po yata yung smile niya. So ano, medyo bababaan po natin ng konti. Para konting-konti lang siguro. Ayan, pwede nyo po yung laruin. Kunyari, may mga customer naman na nakasimangot. Kaya medyo, ano siya, pwede nyo pong i-adjust sa Adobe Photoshop na hindi nyo po nire-retake yung ID. Gusto nyo, ayan. Gusto nyo, 100% yung masaya-masaya siya. 50% lang pala. Ayan. So, ayan. Nakita nyo po? Ayan. Kung medyo, ano, gusto nyo tuwang-tuwa siya, ayan, pwede po yan. Pwede nyo pong gawin yan. Pero since corporate ID po yung ginagawa natin, babalik na lang po natin siya dun sa normal, yung katanggap-tanggap ba na ID. Pinakita ko lang po sa inyo yung ano, yung kayang gawin ng Adobe Photoshop 2021 na hindi kayang gawin ng mga naunang version nito. Balik na lang po natin siya sa dati para ano po. Okay naman yung dati, ang kailangan lang natin, medyo nakakiling siya ng konti. So, yun lang po ang i-fix natin. Yan, ganyan lang po. So, yung ulo po niya medyo nakagano ng konti para nakadiretso sa atin. Yan lang po ang ayun lang po ang i-keep natin. Ayan. So, i-click niyo lang po yung okay. Mag-a-apply po yan dun sa ating ginawa. Naku, ayan po. Medyo hindi po naging maganda yung outcomes ng ating nagawa. Pero may mali po dun sa unang procedure na ginawa natin. So, i-undo po natin yan. Kasi nakita nyo po, pati dito po sa ano, sa liig niya, may parang nakita po yung adjustment na ginawa ng neural filter. Sige, ayusin po natin yan. So, i-undo lang po natin yung ginawa natin para ma-fix po yun. Papakita ko sa inyo. Kasi ngayon ko lang din to ginawa sa ID. Okay. I-fix po natin yan para maging maganda po yung labas. Control Z nyo lang po para ma-undo. Ayan. So dito po tayo nagka-problema eh. Bago nyo po i-apply yung ano, kunyari may iba kayong i-apply na effects, lalong-lalo na gagamit pala kayo ng neural filter, kasi ngayon ko lang din po itong ginawa para ano, sabay-sabay po tayo matuto rin. Ang kailangan po natin gawin, i-merge po muna natin tong layer na to. I-merge po natin to. Para yung effects na gagawin natin ay hindi siya maapektuhan. Kasi nangyari dito, hiwa-hiwalay sila. I-merge po natin to. I-select nyo lang po yung dalawang yan. Ganyan po. Dapat naka-highlight po yan. Tapos right-click nyo lang po. Then merge layer. Ayan. Mapapas nyo, isang layer na lang. Kanina apat yung ano eh. Yung mga additional layer mask eh. Kaya hindi po iisa yung paggalaw nung ano. Ngayon, this time, pag na-merge nyo na po yan, punta po kayo sa yun, sa filter, sa neural filter. Ayan po. Tsaka po natin i-apply yung smart portrait. Ayan, punta po kayo doon sa head direction. Click nyo na po yung ano. Check nyo lang po yan. Tapos, iurong nyo na po ng konti. And 11% po yung ginawa natin. Ayun. Nag-effects na po siya. Ayan. Yan po yung original. Ayan. Yan po yung ginawa niya.
medyo mas dumiretso siya. Meron po kasi mga customer na ganun eh, yung gusto nila perfect yung kuha nila. So, may mga customer din naman na nagsasabi, ayun, katulad nga nung sinabi ko kanina, ay gusto ko pong naka-smile. Yan. Papangitin nyo lang po ng konti, mga 5% plus 5%. Itingnan po natin kung ano magiging labas niya. Ayan, nag-smile po ng konti. Konting-konti lang. Ayan. Ayan, basta pwede nyo po itong gamitin lahat eh. Ito, surprise. Basta original po yung Photoshop nyo. Yung full function po ng Adobe Photoshop 2021, napakaganda po. Makukuha nyo po lahat yan. Ayan, kapag satisfied na po kayo, press nyo lang po yung OK. Lagi naman po yung last execution, OK. I-okay nyo lang po. Yan, so ganyan po, 2x2, 2x2 picture, pwede nyo na po yan i-print. Maliban nga po sa 2x2, meron po tayong, dito po sa Pilipinas, meron po tayong mga ano size. Kunyari, ayun po yung passport size at saka yung 1x1. So ito pong picture natin, diretso na po ito sa 1x1. So, ang maganda po, i-duplicate po muna natin para po dun sa passport size. Para ika-crop na lang po natin, para maraman nyo rin po. Yun lang pong tatlong yan ang karaniwang ginagamit dito sa atin eh. So, i-duplicate nyo lang po. Right-click lang po dun sa pinaka-ibabaw. Yan. Dito po sa ibabaw. Right-click, duplicate. Okay nyo lang po yan. So, magkakaroon po yan ng additional copy. Kasi i-resize po natin siya sa itong isa, i-resize po natin ng passport size at saka 1x1. So, set aside muna natin ito. Minimize yun lang po para hindi kayo malito. Focus po tayo dun sa una. So, 1x1 lang po muna. Punta po kayo dun sa ano. Ito na lang po. Image yan. I-right click nyo lang po katulad kanina sa ibabaw. Layer. Ayan, right click. Tapos, image size. Ayan. Katulad po kanina, since naka-proportion naman, ang pipindot nyo lang po dyan yung 1. So, naka 1x1 na po yan. Click ko lang po yung OK. Yan. 1x1 na po yan para na-execute. So, ganun lang po yung size. Pwede nyo na po yan i-drag din dun sa ano. Sa gagawin nyo, ipiprint nyo. Asan, bubuksan po natin uli yung isa. Yan, ito naman po yun. So, ito naman, gagawin po natin siya ng passport size. Gagawin po natin siya ng passport size. So, dito po siya sa crop. Pindutin niyo po yung crop. Ayan. Pag nag-crop naman po, automatic, maglalagay po siya ng ganyan para sa sizes. So, base po sa experience ko, kasi matagal din po akong trabaho sa photo laboratory. Almost 10 years po ako dyan. Yung pagproseso ng mga picture, pag-print. Pindutin niyo po yung crop. So, ang passport size po ay 1.37 tapos by 1.77. Ganyan po yung standard size po yan. So, kapag na-type nyo po, enter para may execute. Ayan, ganyan po, passport size na. Minsan kasi ang passport size, gusto nila nakikita yung parehas na color. Tulad po dito. Ito po eh, itong kuha na to, minsan hindi nila inaalaw yung nakaganon eh. Gusto nila nakaganito sa kabila. So, since digital naman po, ang gagawin na lang po natin, ikakopy na lang po natin itong kabilang ito. Ayan. I-try po natin ikopy na hindi na siya pipicturan. At pag na ganyan nyo na po, sa keyboard, pindutin nyo lang po yung Ctrl-C, Ctrl-V. Napapasin nyo, nagkaroon po ng additional layer dito. So, ililipat po natin siya dito sa kabila. Tapos, dito nyo lang po yung Ctrl-T. Yan, yung Ctrl-T po para sa transform. Tapos, i-right-click nyo lang po yung image. Flip. Horizontal. Ayan. Ayan po. Tapos, ilipat nyo po sa kabila. Ayan. Diba? Parang ano po siya. Para mas akala mo niya sa likod lahat yung damit, yung buhok niya. Ayun, kapag nalipat niyo na po, press niyo lang po yung okay.
Ay, nakikita nyo, may konting sabi tayo dito eh. So, madali lang naman po yan. Punta po kayo doon sa eraser. Yan, ito po yung eraser tool. Regarding po sa mga tool, kung gusto nyo pong maging familiar dyan, meron po tayong tutorial dyan. For additional information po. Right click nyo po dito. Eraser po yung hardness. Yung hardness po ng eraser. Medyo lakihan nyo po. Pindutin nyo lang po yung ano para dito yan. Lalakihan naman po dito. Dito po sa size. Ayan po. Maliit. Lalakihan. Ayan. Yung katamtaman lang para 56. I-brush nyo lang po ng ano. Masyado pong matalim yung hardness. Baba po natin yung hardness. Ayan. Para dissolve lang po siya. Yun. Tapos yung dito po, isum nyo po ng konti para malinis natin yung ano. Nalitan nyo lang po ng konti yung ano nyo para maganda yung talab nya. Dahan-dahan lang po para ano siya, hindi siya halata. Kasi minsan, kapag ano, maselan yung passport, kapag nahalata, hindi rin tinatanggap. Ayan po, pwede na po yung ganyan. Okay na po yan, tatanggapin na po yan. So, pagka ganyan po, edi katulad po nung ginawa natin kanina, right click nyo lang po, tapos flat nyo na lang po para hindi na siya gumalaw. Ayan. So, nakompleto na po natin yung ating mga ID. Meron po tayong 1x1, 2x2, at passport. Pag meron po kayong printer sa bahay, pili lang po kayo ng A4 na papel sa National Bookstore o sa mga bookstore. So, ganito po yun. Ipiprint na po natin. Punta lang po kayo sa file. Gagawa kayo ng panibagong layer, new. Yan. So dito po, piliin nyo na po yung print. Yan, may sizes po yan na ibibigay. Yung mga standard sizes. So katulad na nabanggit ko kanina, A4. Yan, create nyo. Pindutin nyo po yung create. Yan. So meron na po tayong A4. Na ano. Ito po, ipa-plot na lang po natin. Katulad po ng ginawa natin kanina, right click nyo lang po doon sa layer, then flatten image. Yan. May hidden, may hidden po siya ito, hindi kasi nakikita eh. So, i-okay nyo lang po yan. Yan. Tapos i-dilipat nyo lang po dito. Yan. Kung mapapansin nyo, kung i-print nyo po yan ng ganyan, ay malilito po kayo kasi wala, hindi nyo makikita yung 2x2. So, gagawin nyo po, punta po kayo dito sa, ano, sa add layer style. Ayun, lagyan nyo po ng stroke lang po yan, mga yan, one lang po, pwedeng inside, pwedeng outside. Hindi naman po niyan hindi maapektuhan yung picture nyo, so press nyo lang po yung okay. Ngayon nagkaroon na siya ng guide para pag pinutol nyo maayos po, hindi kayo malilito, pantay-pantay po siya. Ayun. So ano, ang kailangan nyo, kunyari, apat. So, ikukuha nyo lang po yan sa pinakagilid. Tapos, ipindutin nyo po sa keyboard yung Alt. Yung Alt po yan, nagdoble po. Yung cursor po nagdoble. Ito, pag pinindut po yung Alt, ibig sabihin yan, magkakopy po siya. Ganun lang. Drag nyo lang po. Tapos, ganun pa rin. Kunyari, gusto nyo mabilisan, i-drag nyo lang po lahat na ganun. Make sure na naka-select po kayo dito sa auto-select. Kasi pag hindi po naka-auto-select yan, ganyan, tulad yan. Kailangan nyo pong pindutin pa ng paunti-unti, isa-isa yung ano. Mahirap po pag hindi naka-auto-select. So, pindutin nyo na po yung auto-select.
para madadrag nyo siya ng kung saan-saan. Mabilis pong gawin. May mga designer po kasi na ayaw nila yun. Kayo, kung saan po kayo mapapabilis, hindi lang po ang gawin nyo. Select nyo lang po parehas, tapos dito po yung alt. Para mabilis po. Pero pwede naman isa-isa. Pero mas mabilis po kasi kung madami, kunyari, yan, apat. Parang gano'n po pa gano'n. Hanggang sa marami na po magagawa nyo. Balik po tayo dun sa ating, ano, yung A4. Ito po yung kanina, A4. So, ipiprint na po natin siya. Tulad po nung kanina, punta po kayo sa move tool. So, ilipat nyo lang po pa gano'n. Ayan. So, yan, katulad nung kanina din, katulad po, lagyan po nyo ng stroke. At punta po kayo sa layer style, stroke. Yan, since nakawa na po yan, i-okay nyo lang po. One by one, drag nyo lang din po pa ganon. Katulad po kanina, stroke ulit. Yan, then okay lang po, yan. So, ika-copy nyo po siya kung ilan po yung gusto nyo. Alt nyo lang po. Tapos katulad po kanina, i-drag, tapos i-alt nyo lang po uli. Yan. So, isa na lang po yata ang kakasya dun sa dulo. Alisin na po natin yung isa. Delete lang po yun, dinelete ko lang. Pwede nyo po yung gamitin sa keyboard. Isumobra na siya. Ito rin, dito rin po, one by one. Drag lang po. Select lahat. Drag nyo lang po pag ano. Ayan. Ganyan po. Pwede nyo po siyang i-print. Lahat po yan. Nakasakto naman po yan. Yung pagpiprint naman po, control P. Ayan po. Itong computer na ginagamit ko, may nakakabit na printer, so ayan po. Yan po yung size niya. Madali lang po yan, ano. Nakapatay lang po siya eh. Kung may printer kayo, kano lang gagawin nyo. Ang I suggest kapag picture po, best photo. O kaya basta nasa high. High po ang setting na gawin nyo. Kung mahilig po kayo sa mga content na ganito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na ina-upload natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita pong muli tayo sa susunod nating video.